good evening. By the way, ako si Lovely, and topic ko for this video para sa mga first time magka-baby, o yung mga first mother, yung mga new mother, yeah, like that, mga new mother, na yung first baby mo pa lang, syempre, hindi mo alam yung kung paano mag-alaga, paano ko i-take care yung baby, kung mga ganyan, diba? Kasi yung mga first mother, mommy, nanay, mama, ganyan. Kung walang nagbibigay ng opinion kung paano alagaan yung baby nila. Siyempre, mga pag-first time mo pa lang, siyempre, hindi mo alam. Yan. Gaya ko, nung first, yung first baby ko, kasi dalawa na yung anak ko, yung first baby ko, wala sa akin nagbibigay ng opinion kung anong dapat gawin sa baby. Kaya, hindi ko alam. Kumbaga, inano ko na lang yung sarili ko sa mga nakikita ko, nanay, nung wala pa akong anak. Nabuti na lang, siyempre, kahit pa paano, ah. Kung tumitingin-tingin, nagmamasid-masid, mga ginagawa ng nasa paligid natin, di okay rin pala yun, yung may pagka-chismosa sa chat. Yung hindi naman pagka-chismosa. Titingnan mo kung parang, parang open ka sa realidad ng buhay. Yung sa mga nangyayari sa paligid mo, kailangan ano ka din. Nakatandaan mo, tinitingnan mo ang mga ginagawa nila. Kasi natadala mo pala sila eh. In the time, di ba? Kaya ko, tingin-tingin, nakikita ko lang sa mga nanay na ginagawa nila sa baby nila. Kaya, yun na, may idea na ako kung paano ko alagaan yung baby ko. Kasi wala naman sa akin nagbibigay ng opinion na ganito gawin mo, ganyan gawin mo. So, sarili na lang, di ba? Kasi wala naman din mo paano kung hindi mo gawin yung pagkananay mo, di ba? Paano mo malaga ng maayos yung baby mo kung hindi mo talaga na malagaan mo siya ng maayos. Kailangan talaga isipin mong mabuti kung paano mo mapabuti yung sitwasyon niya, di ba? Pag-aalaga sa kanya. Kasi masailan yung baby, di ba? Kaya magbibigay ako ng mga ways kung paano alagaan yung baby para sa mga walang nagbibigay ng opinion kung paano alagaan yung baby mo, walang nagbibigay ng suggestion. Magbibigay lang ako ng depende sa minutes kung ilan yung magbibigay ko. So, mag-start na tayo. Kung first nanay ka pala, first mama ka pala, and yung first baby, ganito ang pag-alaga ng baby. Mga nasa months pa lang, masilan yan. One month to 5 months, mga 6 months, ganyan. Masilan pa. Yung parang kailangan talaga maano ka dyan eh. Masyadong yung ginawa mo sa kanila. Mabagal. Yung parang madahan-dahan lang yung mga kilos mo. Lalo sa mga month pa lang, yung pusod, yan ang pinaka-importante sa lahat, yung pusod, di ba? Yung pusod, kailangan hindi yan mababasa. Kahit nga, siyempre, di ba laging may pasa, yung parang may big kiss. Dapat laging may big kiss kasi nga, yung bawal yan mababasa. Para mabilis siyang gumaling, lagi mo siyang lalagyan ng pulbo, yung pusod, di ba? Para mas mabilis siya gumaling kasi sugat pa siya pagbago pa lang. Siguro gumagaling siya na 5 months ka, mayroon pa eh. Yun, para mabilis siya gumaling, lagi mo siyang lalagyan ng pulbo. Huwag yung oil, kasi parang lalo siyang nagnanaknak pag oil. Yun, kaya pulbo yung suggestion ko para sa pusod. And then, di ba yung may mga dito para kailangan iwasan mo siya pag kung dumidididi siya sa'yo. Iwasan mo siyang ng gata sa leeg kasi nakakasugat yung kasi masilan nga ang skin ng baby. Huwag mo siyang hayaang malagyan ng gatas mo sa leeg kasi masusugat siya, kawawa yung baby. Kaya lagyan mo siya ng pulbo. Pulbo naman yung pinaka sa skin ng baby. Pinakamabisang gamot sa skin ng baby, pulbo. Kailangan talaga lagi kami naka-reserve ng malaking pulbo para sa skin niya. Para mga rashes, ganyan. Lagi mo pupulbuhan siya. Yun. And then yung, yung dito, yung malambot niya dito. Hindi ko alam ang Tagalog dun eh. Yung malambot dito na parang may siya dito. Lagyan mo siya lagi ng mansanilya. Yung green na liquid para sa baby. Yan. Lagi siya halos, bago matulog, bago maligo, pagkatapos maligo. Lagi siya, kailangan masipag ka maglagay ng kahit wala naman siyang oras eh, basta
kailangan lang talaga masipag ka maglagay nun. Lagay mo siya lalagyan dito, dito sa kamay, ganyan, pahidan mo siya dyan, dito sa mga ganito niya, dito sa may paa, dito sa may tiyan, importante din sa may tiyan niya, huwag dun sa puso, dahil sa tiyan lang, yung hindi niya nabibigkisan. Lagyan mo siya ng ganun, tapos dito sa ulo, yeah, lagyan mo siya ng yung manzanilla, yung para sa baby na kulay green na liquid. Yun. And yun. At pag kung, di ba, pinuputulin siya ng kuko, ano yung 3 months? Ah, parang 1 month nga pala, pwede na. Ah, 1 week nga pala, pwede na. Kailangan, puputulan mo siya ng kukutulog. Kasi magalaw yung baby, di ba? Pag kahit tulog siya, magalaw yan. Pero pag ano naman, pag tulog naman, hindi naman niya basta hinahinil yung hawak mo kasi bigla siyang gumaganyan, di ba? Parang nagugulat. Kaya kailangan ano yung hawak mo. Matiba yung hawak mo and then tulog siya para magupitan mo siya ng maayos kasi halos kadalasan na aksidente. Na-aksidente siya. Kasi parang dun sa anak ko, na yung pinilit ko siyang gupitan ng gising, magalaw, kaya ma-aksidente yung kamay niya. Parang gugupit mo, parang maninil cutter. Kaya kailangan tulog siya. Gupitan mo siya ng kukutulog. And then, kung ano naman, kung kadalasan kasi, pag umiiyak yung bata, kadalasan yan mga nararamdaman niya, masakit yung tiyan. Pinakamabisang gamot pag umiiyak yung baby, masakit yung tiyan. Yun nga yung liquid na green yung manzanilla, lagyan mo yung puwet niya, yun sa may butas ng puwet kasi parang nakakapasok sa loob ng tiyan. Kaya gagaling yung sakit ng tiyan niya kung may nararamdaman siya. Yun yung ginawa ko sa baby ko noon, yung first baby ko, yung baby pa siya. Yung ganun yung pag-aalaga ko sa kanya. Yung puwet niya para makapasok pa, hindi ma, parang matataranta ka na, ay masakit. Umiiyak nga ako ganyan. O yun, pag masakit, pag naano mo masakit pag umiiyak siya, try mo, lagi mo lalagyan ng manzanilla yung liquid na green yung puwet niya, yung lahat. Mabisang ano yun sa baby. Mabilis lang gumaling ang baby na kung may nararamdaman siya, lagi mo siya sa ulo. Palagi mo siyang papahidan, masipag ka magpahid ng green na manzanilla. Yun. And kailangan lagi siyang pag baby pa lang, lagi siyang may gloves and may ano sa paa, lalo pag taglamig. Pero pag tag-init naman, kahit yung sa ano lang, kamay lang, para hindi niya, ano yung mata niya, nagaganyan niya, di ba malikot kasi yung ano eh. Tapos yung puso niya, hindi niya maano kasi malikot yung baby. Kailangan lagi may gloves. Kahit wala na sa paa, kahit wala sa pag hindi naman taglamig. Kahit wala na sa ulo, walang sombrero, ganun. And pagpapalit pala ng ano niya, ng pagpapalit ng damit, ba yung bibigkis-bigkis. O kailangan, yung, di ba yung pagpaalis ng kamay niya dun sa ganito niya, kailangan pag ganito, hindi yung papaganyanin mo siya. Para mas sa atin, pinipilipit. Kailangan, hindi, kailangan straight line. Ganyan. Hindi yung, iwasan mo yung babaloktutin yung katawan niya, yung parang gaganyan yung kamay niya, para ikasya dun sa damit, maalis yung damit. Hindi, kasi, malambot yung buto ng baby. Anong makasidente yung kailangan, iwasan mo babaloktutin, kahit kunting baloktot. Naku, delikado, kasi masilan yung ano ng baby. Yung buto, malambot pa. Tapos iwasan, kailangan huwag kang maglalagay ng mga bagay na nasa ulo niya na pwedeng maka-aksidente sa ulo niya kasi masilan yung ano ng baby dito, malambot. Kailangan yung masisil, yung mga matatalas na bagay, huwag kang maglalagay. Kailangan lagi mong protect yung sa uluhan niya kasi masilan yung ulo ng baby. Lahat masilan sa baby, basta iwasan mo yung matatalas sa tabi niya, sa ulo niya, matitigas, tapos yung mga pwedeng mahulog, kailangan wala mga nakalagay-lagay dyan sa taas. Diba? Kasi delikado. Ganon. Tapos, yung pagkakarga ng baby, kailangan kailangan lagi siyang nakalapat. Pagkakargahin mo siya, or kahit nakahiga lang siya sa bed, kailangan lagi siyang nakalapat kasi maano din yung likod niya, yung masilan, yung buto nga, masilan yung buto niya, yung sa likod, kailangan hindi yung nababaloktot. Ayun nga, kasi masilan yung baby, kailangan care na care mo siya. Yun, and then, iwasan mo din na pag makakatulog ka, 'di ba? Pag-aalaga ng baby, yung lahat mo, yung antok mo para kang zombie. 'Yun. Iwasan mong matutulog ng ano nang nadadaganan mo siya, 'di ba? Yung para magpapadedi ka makakatulog. Kailangan alert ka, hindi mo siya tutulugan kasi halos marami na ding na anong aksidente na
masasandalan yung baby. Kaya yung pag matutulog, kailangan alert ka din. Iingatan mo na, isipin mo na pwede mong madaganan yung baby. Aalisin mo yung mga unan, yung kumot, na pwedeng makaano sa kanya, na matakpan siya, di ba? Yun. Ayun, ayun, 10 minutes na. Ilan nyo, mahalaga na din yung nabigay ko, di ba? Mga importance na pwede mong, sa next video ko, magbibigay naman ako ng suggestion about sa pag-aalaga ng baby. Kasi time's up na. Nakatulong ako kahit papaano, kahit sa konting suggestion. And yun, and kung may comment ka or may tanong ka sa about sa pag-aalaga ng baby, comment ka dun sa baba. And para mapanood mo yung mga next video ko, i-subscribe mo. And hope nakatulong ako kahit konting suggestion lang, simple suggestion. Okay, the baby is so maselan. Kaya, alagaan ng mabuti. And gawin mo yung sinabi ko, yung sa pag-skin, yung ano, kasi yun yung ginawa ko sa baby ka. Okay, God bless, and comment, subscribe, God bless.